So ngayon dito tayo ngayon sa Cars Kling Auto Repair Shop. Titreat natin ngayon itong Honda Fit. Yan. So ang problema nito, overheat ng engine. Namatay yung engine, automatic overheat. O nasa highway namatay. So overheat siya. So try natin yung ano, temperature niya kung anong. Medyo malamig na nga ito guys kasi kanina pa ito siya nandito eh. So ang iyaha ang kanyang ano, 53. So overheat na yan siya. Hindi pa naman siya totally nagbubbles. Pero yun nga, tas treat natin ang hado. Lagi natin ang hado. Tingnan natin kung may pagbabago ba, kung hindi ba siya uusok o ano. So try natin ha. Hindi hado. Try ha. Hindi hado. Sige, go. Yan, sige, hulog muna siya. Sige, hulog muna. So Vita Flush Intensive Cleaner Hado sa terrain. Hado, apat na bote po yan. So next natin ilalagay ay yan. Ito lang yan. Sa fuel tank yan, fuel saver. Okay. Sa okay na. Horse. Okay, so apat na bote. Okay. So, yun na, no? So, okay. Yun na lahat ng ano niya. So, tingnan natin after na treatment kung bawa ba yung temperature niya. So, ibig sabihin, pag bumaba yung temperature niya, yung friction sa loob, mawawala talaga yun. Yung compression heat niya, compression pressure babalik sa normal, at yung liner niya kung ma-restore niya ba. So tingnan natin, i-start natin yung engine kung kumusta, tapos test natin yung iyang kanyang temperature. So start natin. Okay. Okay na, Brad? Okay na, wala na sabit. So after treatment, tingnan natin, balik tayo mamaya. Okay, bye. So dito na tayo sa test drive ng Honda Fit. So test drive natin kung kumusta, kung hindi ba siya mamatay sa daan. Na-treat na siya ng hado. So ito, let's try. So tara, Brad, try na natin to. Test drive natin. Okay.
Start the engine. Before, ano to, after treatment ito. So, yun na. Kita natin, may start na siya. So, test driver sa daan. Okay. Sabi kong post-post pa natin yung red. Huwag yung iba lang na mag-istimutan yun. Okay na, nakakawa na. So, na ngayon, test drive tayo. So, sayang po nila, no? Tignan natin yung temperature gauge niya, guys. Wala na lumalabas. So, ngayon, nasa test drive tayo. Ang kapawit ay ng bahay. Tignan natin kung anong init lalabas ng temperature ng radiator. Kapong anong number ng temperature niya. So, 40. So far, di na siya umiinit. Tsaka walang usok talaga lumalabas. Hindi makabuhay lumay, no? Okay. Yan, 60. So, ang problema nito, overheat siya. Overheat, nag-shrink yung ano, yung piston ring niya, plus compression. So ginawa natin hado lang, ginawa natin treat natin ng hado. So overheat talaga yung ano niya, pero so far ngayon wala naman, no? Okay yung temperature gauge niya, wala tayong makikita doon sa loob. Hindi siya makita na mag-indicate siya, so ibig sabihin malamig yung engine. Mamaya po ito tayo, mamaya tingnan natin kung may usok man lalabas na puti, white smoke. Kumpartik tayo. 60 tayo. Takbo na 60 plus 10 to. Iba ang hado, naga plus 10. Medyo madaya ang hado. 80 yan, pero 90 na to. Matrapik. Wala tayo sa X-Lex, ha. Nasa ano tayo? Nasa Mindanao tayo, General Santos. Ganun siya ka-smooth. Usok, no? Wala. So, talagang emission niya, talagang pasado ko talaga. So, problema nito, bago dinala sa akin, grabing usok daw. Kasi nga, loss compression na, wala nang compression pressure. So, nangyayari, uusok talaga yan. Tsaka, wala talagang power na bibigay yung ano. Pero ito, lakas ng atak, lakas ng kumadyot. Ito yung makabuelo eh, dahil traffic. So, tingnan natin yung ano, yung tawag niyan. Yung temperature niya, kung ano yung init ng engine pagdating sa bahay. So 80 na tayo, pero 100 ang takbo niya. Ganun siya kalakas. So far wala tayong nararamdaman na kakaiba sa makina. Para lang may turbong ilalim, para may turbo blood, no? Para may turbo talaga. So guys, kung maririnig niyo lang yung makina, parang may turbo na sa ilalim. Ganun na siya ka very setting na yung ano, yung combustion chamber niya. So, yung piston ring setting din. I-post mo lang bad kay magang ko dito naman yung sa ito, dito. Oo, oh, yan. So, dito na sa bahay, guys. Traffic talaga ang ano, dinaan na kanina. So, try natin ngayon yung tumidad ng thermal scanner, kung yung temperature, kung ano yung init ng engine. Sa ganun takbo natin, talagang ano na siya, dapat na nag-overheat na ito. So ngayon, try natin. Kukuha tayo ng thermal scanner. So wala pa indicator ng ano, hindi pa lumalabas indicator ng temperature gauge. So kuha mo tayo ng scanner. Kuha mo tayo ng scanner. Scanner.
di ko lang siya pinatay para makita niyo yung scanner kinukuha ko. So, tingnan natin. Kita ba? So 41 yung ano, 40 yung sa radiator niya. Sa engine naman 49. Nung previous dyan, nasa 60 yan yung engine. Samantalang ito, nasa 50. Dahil overheat nga siya. So pinatakbo natin ng ilang minuto. Until now, wala pa rin, no? Oh, maandar na siya. Walang usok ka makikita. Ang lakas na compression. So ganun. Ganun siya kaganda yung ato, yung Hado. So sa mga taga Jensan, ito yung office ng Hado sa Jensan. Ayan. So kung makikita nyo. So pwede na kayo pumunta rito. Magpatrip lang kayo, guys. So yan. Along the highway kami. So eto. Maraming maraming salamat. May minatrip na naman tayo na isang Honda Beat na nagtitiwala sa Hado. So ito pala yung distributor namin na si Malamig na, no? Malamig na. 49. Malamig na yan, Brad. Sa makina. So, ganun. Ang init na ngayon, 46, 45. Nakaraan na 60. Oh. Sa radiator, mahawakan mo na yan, no? 33. Ang baba na. 33 na lang. So, parang ano na, parang taong nilagnat. Ang init niya. So, sa engine, 44. So very effective. So yun lang. Ito, cars cleaning auto repair shop, Taro Technology, engine treatment and change oil services. So salamat, God bless. So nag-overheat ito. Ang problema ito, nag-overheat. Tapos yung piston ring niya nag-compress sa ilalim, so nagkaroon loss compression. And then nareklamo ng may-ari kasi nga umusok ng malakas. Tapos namatay yung makina on the spot, along the highway na siya. So after a few minutes, pina-start niya, umandar yung makina. Siyempre medyo lumamig, dimiretso na siya shop. So sabi ko, i-try natin na i-diagnose. So confirm talaga na overheating talaga siya yung engine. Dahil dun nga sa oil na nalagay na sobrang ano, wala na sobrang lapot. So kaya na-treat natin ito, try natin ngayon kung ano yung takbo niya, kung mag-stackbo lang tayo sa daan. Hindi natin matatry kung gaano ka-efektibo talaga yung Hado product na nanotechnology. So ngayon, nasa speed ako ng 40. So speed tayo ng 40. Yan, pukulin natin yung acceleration ng 100. So ito guys, sigitan tayo. Hindi makabuelo kasi meron tayo sigit. So sagat na natin. Full accelerate. Tignan siya yung mag-pitch. Tignan siya yung mag-pitch siguro, no? Oo, tignan siya. So, ang problema rin na ito, yung transmission niya, matagal, mag-shift gear, mag-ano. So, kailangan din i-treat. Nag-advise sa may-ari na ipapatreat niya lang yung transmission niya kasi tagal mag-change gear. Dapat yan, pag 2,000 na RPM, nag-change gear na yung ano, nag-shift na siya ng gear into 5 or 6 gear. Kung nag-overheat ito, dapat mausok na eh. So far, wala ka namang usok na nararamdaman. Walang usok na yung nakikita. So, na-problem tayo dun. So, speed lang ng 100 ang kukunin natin. So, kasama ko si Brad Paran ng Hado Motorcycle ng Jensan. Ako po yung technician ni Red Bad Paran. So we are team. Full force to. So first, mo talaga yung takbo niya. Oh, halakas ang hatak. So kung nag-overheat siya sa ganitong andar na to, wala na to. Ungot ng tali. Tagalogin natin. So talagang main cap or connecting rod bearing dahil nga nag-overheat nga siya. So dahil sa Hado, medyo nag-smooth talaga, nawala yung loss compression.
nagkaroon na siya ng ano, magandang compression na pressure. Balik yung dati. And then yung oil yung temperature niya mas dan nyo guys, wala na. Ayun, na, dapat niya na nag-indicate yan yung indicator ng temperature eh. So kulay sa Honda Fit, kulay ano yan, kulay blue. And then pag critical yung ano mo, kulay red na yan. Pero so far wala man tayong nakikita ng ano sa temperature niya. So tinatakbo na natin yung ano highway. Kakailang minutes na tayo. Sa ganitong takbo, kung nag-over ito, wala na ito. Pero try pa rin natin, sagad natin. Kung talagang ano ba talaga yung ano, bigay ng benefits ng HADO nanotechnology. Ganun siya ka-effective. So ako as a mechanic, wala akong ina-advise sa customer ko na makilala ko yung HADO. Isa to treat lang talaga para malesen yung ano natin, gastos. Especially ngayon sa pandemic. So malaking tulong talaga yung HADO guys. Mga kapatid, mga kapips, the best. So test drive natin. 60 pa lang yan, pero okay naman. So far malamig yung engine, walang indicator ng temperature na umiinit siya. So overheat ito guys ha. So kailangan itong i-overhaul, pero kita naman natin kung ano yung difference. Iba talaga. Iba talaga. Ibang atak, malakas yung kumakadyot talaga siya. Problema nito nung una, sabi nung mayari, pag-apak mura, wala na talaga siyang kwersa. Kasi nga, yung piston ring sa loob, kung sa motor, yung piston ring niya sa loob, nag-shrink yun. O ngayon, no, wala siyang, wala nang usap na nakikita. Yan o, friends, ha? Usap, wala. 60 na yan. Walang usap ka makikita. So, zero emission. So ang HADO kaya niyang igawin nga negative 16 ang result ng emission niya. Ganun ka environmental friendly ang HADO mga kapatid, mga kapips. So makaya ba? Ang lakas na nito guys. Sa gauge 80 pero ang takbo niya 100. Ganun siya ka ano, kadaya ang HADO. Sa gauge 80 pero ang takbo niya 100. Hindi pa ako 50 accelerate ha. Pitik-pitik lang ito guys. So, ganun siya. Kung naalala nyo yung Hyundai Atos na pinost ko sa car, sa Kling Auto Repair Shop, 100 ang speed, pero 120 ang takbo. Ganun siya ka-epektibo guys. So, i-like nyo at saka i-share nyo guys yung Facebook account ni HADO Motorcycle. Siya yung ano ng Jensen. Then click at the repair shop, ang chief technician nyo dito sa HADO technician, HADO, dyan saan guys. So smooth na naganda, takbo niya guys, walang usok. Accelerate natin full para makita nyo, 80, 70, yan ha, full na yan. Pero dapat umuusok na yung ano, exhaust, pero wala pa rin usok na malabas. Sa ganitong takbo, dapat ito, nag-ano na to. Ang lakas talaga ng takbo niya, makakataw talaga. So amazing. Amazing guys. Mga next video, gagawa naman ako overheat din. Nag-overheat din talaga siya totally. So ang suggestion ko sa mayari, walang budget yung mayari, sa top overall lang, then ititreat lang ng HADO. So gagawa tayo ng video ulit doon para makita nyo kung gaano ba talaga ka-effective ang HADO. So kung kayo may mga sasakyan, treat lang natin. Yan, check 60, 70, 80. So yan, ito magandang laban to. Ano yan, 80 usok. So, tinatin ko ba yung usok pa? Walang usok. So ganun siya no, ganun siya ka-epektibo no. Ang lakas na ng ataw oh. Oh, hindi ko lang gano'ng inaano yung accelerator kasi nakakatahan. Hindi tayo ito makasalita kung mabilis. Pero sa ganitong under, kung nag-overheat ito, wala na talaga yan guys. Hindi na yan siya makarecover. Overhaul talaga yan. So, kasi driving tayo, so uwin tayo. Tapos i-test natin yung temperature niya, kung ano yung init. Gagamit tayo ng ano, ng temperature, ano, thermal scanner, para makita natin kung ano ba yung init na ibinigay ng engine. Kasi nga, sabi, ang HADO kasi guys, less friction. Kung walang friction, less heat. So, let's try and see. Tayo doon, Brad, magdaga ng 120. Saan tayo? Doon, no? Ah, doon tayo, no? Ito. Ito. Oo, ito.
20 tayo. Try natin to. Okay, sakabi. Lakas maka. Abi lang, mister. Abi lang, mister, kayo naligaw kami. So, itry natin sa, ano, sa 100. Try natin 100 takbo. So, sa mga user ng Hado, alam nyo na talaga yung resulta. So, engine treatment lang kailangan natin sa, ano, sa engine natin. 69 guys, sakto to, buhay na to kasi wala tayong kompetensya sa highway. Hindi to islex sa Mindanao po ito, Jensan. Home of the chomp. Home of the chomp. Ayaw magsalita ni Hado Motorcycle eh. 90 na tayo. Pero ang takbo niya 100 na. Plus 10 siya lagi guys. Ganun ka epektibo ang Hado. 90 na 100 pero nasa 110 na to. Yung speed niya, ganyan mo brother. Malakas na. Usok-usok. Pinating usok. Walang usok lumalabas. So very smooth ang takbo ng engine. Very smooth. Wala akong nakikita ng aberya sa engine. Especially at temperature niya. Wala pa rin lumalabas yung indicator, brad. Indicator ng temperature, di pa rin lumalabas. Lumalabas yan pag nasa 50 na yung ano, init. So far, wala pa talaga indicator, di pa lumalabas. Oh. Ayaw niya lumabas, takot siya. Kasi baka itrit na naman siya ulit. So, ganun siya ka, ano, no? Ganun siya ka-efektibo. Uwi na tayo ng bahay, tapos tingnan natin yung temperature niya kung ano ba talaga yung ano yung init niya sa init na yung temperature niya. So 90. Hindi sagad ba nun? Oh, hindi ko lang sasagad, natatakot ako. Kasi hindi atin yung unit eh. Oh. 90-80. Pero yung speed niya 100. Abulin natin yung ano, pick up. Sige, abulin natin yung pick up. Try natin. Kung ano ba talaga yung ano to. Pick up Nissan na, Nissan yung brand, no? Para. Sige, abulin natin. Abulin natin. Diba siya, doon siya sa ano, brad? Pati ka. Patima. Yan. Nakikita niyo yung brad, guys, yung ano, yung black na yun. Honda Fit lang ito. Pick up yun. Diesel yun. Habulin natin. Kumahabol natin. Overheat ito ha. Overheat ito. Ang ano nito, diagnose. Overheat talaga siya. So, after 3 days na ka ito, ito na resulta. Habulin na natin yung pick up. 100 ang takbo niya. 120 na. Malapit natin mahabot yung pick up. Ayun o, yung black. Kung makikita nyo, habulin natin. Paalam naman ako sa may-ari ng unit na ibibidyo namin yung unit niya para makita ng ate niya kung kumusta yung takbo kasi yung ate taga-US. So, try natin. Malapit na din ba? Abot ang pick-up. Nasa 110 ang takbo ng pick-up, guys. Pag 120 na tayo. Tingnan nyo naman. 120, 130 na to, guys. Mayroon pa pula ng pick-up kasi Honda Fit lang ito. Ang Honda Fit almost mga 1.5 something. Pero malapit natin ma-reach out yung ano, pick up. Medyo malakas ang takbo niya. So iba talaga, Brad. Iba talaga ang Hado. Iba talaga ang Hado. Walang usok, 120. Walang usok. Ganun siya ka, ano, ka-environmental friendly talaga siya. Malapit natin marating ang ano, pick up. O, ginabot na ni Hilux. Hilux, kusok-kusok na. Iado mo na yan. Ang Hado, less talaga yung usok. Kaya kung may mga usok ng mga engine dyan habang hindi pa nag-overheat, try nyo i-treat natin sa Jensen. Mga taga-Sarangani. So, dito lang kayo. 120, steady lang ang takbo ko 120. Ayoko na mag-140. Pero marami na din mahabol, guys. Ayan na. Nagkahabol na natin pag pick up na to. Bubuntot lang tayo. Kung nakikita nyo na Toyota, red.
Toyota, Toyota at saka Mitsubishi. So, Toyota, nahabol natin siya. Honda Fit. Honda Fit na surplus ito, ha? Ano? Oh, na-reach out na natin siya. So, pwede din ko mag-overtake. Kaso, nakakaya. Huwag na. Baka sabihin nila, ano? So, ganun, no? Ganun siya ka-effective. So, pag-take sa shop, tingnan natin yung ano, temperature niya. Sayang, hindi dito less candle ba? So, ganun, no? Wala pa rin yung ano niya ba, no? Temperature niya, hindi pa rin lumabas. Hindi lumabas. Hindi talaga lumabas yung temperature. Pinipigilan ni Hado. Pinigilan ni Hado. Kasi nga, ano siya eh, yung 80% ng friction tatanggalin talaga ni Hado. Magugulat baka mag-oversetting yung ano yung makina mo kasi nga mag-fill up siya ng mga molecular structure ng carbon 60. So pag walang friction, walang process ng coating ng ceramics and carbon 60. Bilis na tumakulong. Mag-vertic na tayo. Sorry ha. Strada pala to. Ano to? Strada oh. Strada. Na-overtake ka natin. Nahabol natin ng ganun siyang kalayo. Tumatakbo ang Strada guys ng 130. So, kaya niya akong tumakbo ng 140, 130. Pero, wala tayong ramdaman sa engine. Ganun siya ka, ano, ka-effective mo. Grabe yung effective niya. Ano pa kaya kung bago yung unit mo, ititrip natin. So, wala na tayong, wala na sisirahin doon. Mag-protect na lang siya. For the future na punit. So abangan natin ngayon yung ano niya, uwi tayo.